tawag mo natin ako sa ano, magnanawa sa akin ngayon. Kaya ang sabi sa kanya ni Elizabeth, ayaw, mapagad ka. Sabi na pinadala mo ang tagapagligtas. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. Isang bagay na kung saan ay hindi naiintindihan ang iba natin mga kapatid ng mga hindi katoliko kung bakit ganun na lamang ang pag-aalaga natin kay Maria. Because ito po ay isa sa mga simbolo na si simbolo sa pinatawag na ang pananampalataya kasama ni Abraham. Kaya napakalapit sa atin sa mahal na ganyan namin. Blessed are you who believe. Yung ang hinihigyan natin ng hindi na kaanayan, mapapalad ang mga nananalig. So, yung pinakita ito sa pamagitan ng pagtubon ay bali. Yung naman sinasabi yun ka. So, ay mga anak ng isang lalaki. Ay wala ka namang asawa. Ay wala naman ang kusan ay gumagalaw sa iyo. Hindi mo masalas ka. Kasi kahit naman yung sa kapanahon ng ito, ay mahirap. Marami yung implication ng pagiging isang ina, ng pagdadala. Hindi lang ang pagdadala ng tao, hindi mo pagdadala ng anak ng Diyos. Pero bakit? Kasi yun ang utos ng Diyos. So, makikita po natin, ano? Na ba't hindi nagawa yan? Masada na. Hindi na lang sa pag-gusto ko. Kasi ito ang pinaniwala mo. Ito yung pag-gusto mo. Ayun, bilang nag-gusto. Ba't yung may pag-gusto? Kasi, ay, hindi mo ko sa akin, mas kaya ako na lang. Kasi hindi yung pagsunod ko, takala ko ba ng Diyos? So, mayroon po spiritual significance. Kapag sinasabi ng mga, kaya ako nalago, kasi sinasabi yung kaloob ng Diyos. Kasi dito na nakita ko na, dito ako pinatawag na. Sa gawakin nito, ay may ipagbiba. Hindi lang sa mga gusto ko. Ang buhay na nakikita kayo na, ay malalim. Kasi dito ko nakikita na, dito ko tinatawag. Aba, ano mo pala ng pala? Kasi pag sinabi mo na, narito ako kasi gusto ko lang magkatitista, maganda rin yun. Pero, wala ka yung faith doon. Ang kailangan doon, yung human element. Human element, kasi yun ang appealing sa'yo bilang tao. Yun ang hiling mo. Pero pag sinabi mo na, ay, ito yung pinagagawa sa akin ng Diyos, maaari mo sa tingin ko, medyo mahirap. Maaari sa tingin ko, hindi ko makayanin, pero dahil dito ako tinatawag ng Diyos, aba, iba yung impact mo. Ay tinawag ako ng Diyos bilang katipista. So yung 149, pakibasa mo sa Lisabay. Church venerates. So, hindi natin sinasamba. Inaalala natin. Inikilala natin. Why? Mary, the purest realization of faith. Purest realization of faith. So, bahagi yun ang kung saan ay binibigyan palagi natin ng pagpapahalaga. Si Maria na sumusunod sa kalooban. Bakit si Maria ay inuulit natin, pinapakita natin yung mahalaga natin yung pagbihin kay Maria. Sabagat doon natin nakita na, ito pala ang dapat na magsunod sa aming kalooban sa Diyos. Tulad ni Maria. So kung sinong modelo ang binibigyan natin ng pagsin, sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, si Maria. Kaya, yun ang kinikilala ng karamihan ng mga Katoliko. Kaya natin pinaglaman ng si Maria. Hindi naman sa mga pinili siya ng Diyos.
Ngunit siya ay tutugon sa panawagan. So to whom, to know, I know whom I shall believe. Matin, no? I believe with God. No. So siya sabi natin sa ating pananampalataya. No? So, isa lamang ang Diyos. In Jesus Christ, the Son of God. So, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, sapagkat si Jesus ang ikalawang persona ng pagka-Diyos. Pero siguro mga sabi natin, bakit ginamit ng Diyos si Jesus bilang maging bahagi ng ating mga kaligtas? Sapagkat kinakailangan na kung saan ay makipakita ng Diyos sa tao at ang pamamagitan na ginamit ng Diyos ay nagkakatawang tao. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Christ. So, sabi nga ay, sino pa nakakita sa Diyos? No one has seen God. Kapag ikaw ay nakita ng Diyos, ano sabi nga, ikaw ay mamamatay. So, no, inamis ng Diyos na makita sa ng tao sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus Christ. Para maunawaan natin ang kanyang kalooban. Sabagat siya ay ginamit niya ang kanyang ang lingwahe na lumos na paunawaan ang pag-ibig ng pagkakas. Ay, do? Ano pa? So, ito yung Trinitarian. I believe in the Holy Spirit. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Kaya mo ang isang pagkakilala kay Jesus ay makikilala mo lang daw sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tumasabi mo lang ato, ito yung ninais ng Diyos na sa pamamagitan ng Jesus ay ipakumpulitin niya natin kunwari sa sarili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatawang tao kay Jesus ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung Trinitarian, of course, ay meron tayong Matthew 28 verses 18-20. Na kung saan ay makita natin na go and proclaim to all nations, baptize them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Always Trinitarian po tayo. Ang aking pananampalataya. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung pagmamahal ng Ama at ang Espiritu Santo na nagdulog sa atin ng ating Panginoon Jesus Christ. So hindi lamang Ama. Hindi lamang Ama. Mayroon pong mga naniniwala sa isang Diyos. Pero ngayon pinikilala lamang yung Ama. Wala, kaya po yung iba na walang Espiritu Santo, walang Jesus Cristo. At yung halimbawa ng ano, Iglesia ni Cristo. No? Jehovah's Witnesses. No? Pagkaman ang tawag nila Iglesia ni Cristo, pero hindi sila niwala na si Cristo ay Diyos. Sa kanila, si Cristo lamang ay tao. So why? They only believe in God, the Father. Yung mga Hudyo, no? God the Father lang sila. Hindi sila Trinitarian. Para sa kanila, si Jesus ay tao. Yung impression ni Cristo, kaya mga pinanong sa kanila, sino si Cristo? Tao. E sino si Manalo? Anghel. Sino mas matala? Si Cristo o si Manalo? Manalo, kasi anghel si Manalo eh. No? Si Cristo ay tao lamang, propeta lamang. So, bahagi ko lang kung saan makita namin. So, Trinitarian, Father, Son, and the Holy Spirit. Pero iba naman, hindi rin niwala kayo sa Kristo, pero niwala sa Espiritu. So, pinakailangan doon pala yung tatlo. Ito na pangalagay yung ating pananampalataya. God, Father, and the Son. At yan po ay palagi namin hindi yung magkakain na malamit po sa pagkakataon nila ng ating
kumusten yung ating paniniwala, ito yung Diyos natin, at rin yung kaya natin. Well, maraming pa po tayong mapag-ilayin sa pag-ilayin na maituturo sa atin kung anong gawin. Pero, yun po yung masabi natin, ano? Kaya, kapag sinabi yung God the Father, hindi natin in-exclude yung Son and the Holy Spirit. Maaari siguro, kung kanilang pupulawan, ay pinahalagaan nila yung Ama. Katulad ng bawa na, ano? Yung mga anak ni Yahweh, yan sa dahil. No? Pag sinabi mong Yahweh, yan sa dahil, ang tinutukoy nila ay, you know, ha? God the Father, no? Pag sinabi mong Yahweh, yan sa dahil, God the Father, hindi yung Son. No? Hindi yung Son ang kanilang binibiro ka. Pero naniniwala pa rin sila na kay Jesus. Kaya lang, ang binibigyan nila ng person ay ang God the Father. So, yung mga bahagi ng usap, ibig sabihin, yung purpose for Christ, siyempre, maaaring yung purpose for Christ, kaya ang libyan ng kahalaga nila ay si Cristo. Pero, ano ng Father, ano din ang so nandoon, palagi kinakailangan mong kasama ang palagi. Kaya po yung ating mga prayers, trinitarian po yan. Trinitarian po yan. Kaya kung makapansin nyo sa ating panalangin, kapag kayo nagkalasa sa ating pong misa, kung bawa yung opening prayer, para namin mapagmahal. Ikaw ang nagulog sa amin na magandang buhay. Samahan kami sa ito ng pagkakabay. Ako siya sabi, sa pamamagitan ng Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang so, hindi tayo. Hindi tayo. Kaya Father, kagasan, at ang Espiritu. Pare-pare, hindi sila magkapareho, pero sila ay magkakal. God, the Father has the same power as God the Son and God the Holy Spirit. Although God the Father is not God the Son and not God the Holy Spirit. Panibigan ko kung binibigin ko halimbawa diyan, tayo na. Diyan, galitin pa. So, kayo na flow. Pero, so, God the Father, God the Son, the Holy Spirit, isang hugis, pare-pareho ang hugis. Pero yung isang yun, yung number one na heresy, hindi yung pangalawang heresy. Hindi yung pangatlong heresy. Dahil, ano sila? Ang iba yung tatlo. Pero sila ay iisa pa. So ganun din po. Yan ang tawag namin ay yung pagka-mistera. Pero tingnan mo ang isa sa mga pare. Kung di kayo nagtrabaho, ay hindi mo ay itang hindi ka doon ang doon sa nagka-Holy Spirit. Pero nandun yung isa. May ibang mga grupo, ang tinitin nila ay manunitan din nila na ito maliwan ang pagkilos ng kapag. Ito maliwan ang pagkilos isa. So may tatlo sila distinctive role. Pero isang Diyos. Kung nagbawa lang, sino ang kapapagkita? Sama. Sino ang kapapagkawan? Ano si kapapagkawan? Ano? Kung sinabi natin ang kapapagkawan. Kaya ng patawad ng Ama. Sino ang napako sa krus? Si Jesus. Sino ang namatay sa krus? Yung mga naman namatay din? Ha? Namatay din. Tatlo siya eh. Isa sila eh. Namatay din ang Espiritu Santo. Pero, kasi, muli siya nabuhay.
So, bahagi yung ano siya ay sa ibang elemento o pwede kang paliwanag. Gumagawa sa akin sa aking pang-araw ang pag-kilos. Well, yun po, no? Characteristic of faith. Sinabi natin characteristic of faith. Dalawang bagay na kalagay dyan. No? Faith is grace and faith is human act. So, dalawang bagay. Pag sinabi yung faith is a gift, faith is a grace. Ibig sabihin, ay karoon ng pananampalataya ay gawa kalim sa Diyos. Ibig sabihin, walang sinong pwedeng manampalataya na hindi galing sa Diyos. So, faith is a grace. Pero faith is also a human act. Kasi bakit human act? Kasi nga sabi na natin, there is always a need for the response. Kasi, kung wala kang pagtanggap, kahit na anong biyaya na ibigay sa iyo ng Diyos, ay hindi ka mananampalataya. Hindi ka mananampalataya. Ganito yung pagtasin. Nais tayo iligtas ng Diyos. Pero kung ayaw mong maligtas, iligtas ka ba ng Diyos? Hindi ka iligtas ng Diyos. Kasi bakit? Pinakailangan yung human response. Bakit napakailangan yung human response? Bahagi yun ang buong simbahan na kasi bahagi ko na tinatawag po natin na yung freedom, right? Yung